sa merong mga amoy, yung kipay dyan, yung kipi, meron pong 10 secret para ma-maintain mo naturally, permanently, ang kipay mo para bumago. Dok na, holistic medicine, health coach do. Kung minsan nagtataka tayo, napakalinis naman natin sa katawan, no? Sa mga babae ko, no? Pero bakit may odor, may amoy pa rin, may masamsang na amoy pa rin, at hindi maalis-alis yung amoy sa ating kipay? So, paano po ba talaga natin aalagaan at mape-prevent ito at permanently mawala ito, itong amoy na ito, o masamsang na amoy? Nandito po yung 10 secret o tips kung paano mame-maintain yung kipay mo para bumango pa natin. Number one, alam na alam natin yung hygiene natin. Dapat huwag tayong gagamit ng mga hard soap, mga matatapang na sabon, dahil mai-irritate po yan. At siyempre, dahan-dahan, di ba? Dapat natin yan. Alam naman ng mga babae yan. At dapat careful tayo dun sa mga product. Minsan, ang ganda ng mga testimony at mga nakalabel, pero hanapin natin yung mga natural yung ingredients. At yung underwear natin, malaking bagay na yan. Hindi dyan galing yung mga pathogen. Number two, i-avoid natin yung mga remedies lang. Yung mga pampabango sa kipay, mga feminine wash, no? Dapat po kahit wala tayong feminine wash, mabango yung kipay natin. So, itong mga ito, remedies lang to. Ang nangyayari, nakukompromise pa nga natin yung natural na protection ng ating katawan o ng ating kipay. Kasi binapabagsak natin yung pH level. Dapat yung natural protection alagaan natin. Kaya huwag tayo magdepende dun sa mga feminine wash. Number three, dapat po meron tayong tamang detoxification sa katawan. Kasi yung mga toxic na meron yung katawan natin, pag hindi na ilalabas yan, dyan na po nagpo-form o lumalakas yung mga pathogen sa katawan natin. So, may mga namamahay dyan, hindi natin na-detox na maayos, lumalakas yung mga yun. So, kailangan po talaga natin ng tamang exercise palagi. Hindi dapat nawawala sa babae ang merong regular exercise. Number four, dito maraming sablay. Yung diet. No? The more tayong kumakain ng unhealthy, the more na toxic yung kinakain natin, ang waste niya, yung waste ng mga kinakain natin, mga pathogens, yan yung fluid, ayan yung nagpapalakas sa mga bad bacteria ng katawan natin. So, anong nangyayari? Natatalo yung immune system natin. So, mas nagiging malakas sila, ito, mas napapakain na sila, ayan na yung odor ng katawan natin. So, dapat nakapokus tayo sa fruits and vegetable diet, yung mga preservative, toxic food na yan, processed food, dapat mas naiiwasan natin yan, disyo. So, kung gusto nyo mabango yung kipay na, dapat iwasan ng disyo at mga unhealthy foods. So, nakapokus dapat, fruits and vegetable. Number five, strong immune system. Okay? Kung hindi tama yung pagtulog mo, yan, yung pagkain mo, yung stress level mo, at yun nga, yung exercise, natural. Babagsak ang immune system. Kung may mga kalaban yung katawan natin, pag may mga namamahay na yeast, infection, especially sa kipay, hindi kakayanin ang immune system. Mas dumadami sila, at ayan, dyan nag-stay yung odor ng katawan natin. No? Kung tama yung, or kung malakas yung immune system natin, magbangon. Number six, i-avoid po natin yung multiple partner. Biblical po yan. Dapat hindi tayo sino-sino yung partner natin. Naroon yung mga babae. Dapat po talaga stick tayo sa partner natin para mapanatili natin. Hindi lang yung hygiene, no? Yung mga bacteria. Malakas po talaga yung mga growth ng mga yan. At mas prone tayo sa sexually transmitted disease. Kaya dapat po mag-stick tayo sa partner. Number seven, too much hygiene. Hindi pwedeng masyado tayong malinis.
hugas kayo ng hugas, hindi po maganda. Dapat po, huwag tayong masyadong malinis. Kasi po, ang galing ng katawan natin. Meron po yan sariling self-cleaning. Marunong po yan maglinis. Kailangan lang tama yung ninunourish natin sa katawan natin. Katulad ng mga nabanggit ko. Hindi nyo pwede hugasan ng hugasan yan. Dahil yung natural protection yan, mga good bacteria para labanan yung mga bad bacteria, napapatay nyo rin yung sundalo ng katawan natin. Ang resulta, wala ka ng kakampi, pinapatay mo na, mas mabilis magkaroon ng infection, inflammation. Number 8, ganun din, huwag laging maghugas ng mga mainit kasi pinapatay din natin yung mga good bacteria natin. So, yung natural water lang ang ating ipaghugas. Maganda nga, lagyan pa natin ang asin. No? At yun nga, plain water at huwag hugas ng hugas. Number 9, namomonitor mo dapat yung discharge mo. Mas maganda pag clear lang ito at walang amoy. Dapat sensitive po tayo sa discharge. Dapat palagi natin chine-check. Hindi pwedeng may mga color yan, may indication yan. Dapat yung discharge natin palaging transparent lang and then walang odor. Pagka meron na pong odor at kung ano-ano ng kulay yung lumalabas, check po natin yung website natin. Sigurado, unhealthy. At number 10, yung water hydration. Dapat palainin tayo ng tubig at dapat may electrolytes para maganda yung blood flow ng katawan. Kung meron mga namamahay dyan, bacteria, mas mabilis ang immune response, mas maganda yung blood circulation. Mas maraming tubig yung katawan o enough yung water natin sa katawan, maganda yung blood circulation, maa-avoid natin yung mga infection. So, ganun po yung sikreto ng mabangong kipay. Healthy lifestyle na tama. So, sana nakatulong. Oops! Bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maa-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.